11 years old lang ako nung naging presidente si Cory. Lumaki ako sa bahay na punong-puno ng mga Marcos loyalists. Sabi nila, magiging komunista na raw ang Pilipinas. Nagbinata ako sa panahon ni Cory. Teenager pa ako nun, kaya yung mga alaala ko ay limitado lang sa mga pambatang mga bagay. Pauso pa lang sa mainstream radio ang new wave at punk. Ang problema ko lang nun, yung paano maging maganda ang spike ng buhok ko. Naging uso nun ang salitang coup. Dinig na dinig namin noon sa bahay ang mga paglipad ng mga eroplano at magputok ng mga baril. Halos kapit-bahay lang namin ang Camp Crame at Camp Aguinaldo. Lagi nang walang pasok. Mahirap din laging sumakay at laging may brownout. Walang internet, walang cellphone, pero may Dad's Entertainment. Noong 1986, madalas ko marinig yung mga salitang hope, reconciliation, pagbabago, at etc. etc. Pero madalas ko rin marinig ang mga salitang sequestered, OIC, nepotismo, daylight saving time, Mindoro massacre. Naalala ko noon kung nasaan ako nung matinding lindol noong 1990 at nung pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991. At nung nireject ng Senado ang US Bases Treaty noong taon ding yon, nung panahong matino pa ang Senado. Naalala ko nun, sa dinami-dami ng mga coup laban sa administrasyon, kahit minsan ay never siyang nagdeklara ng state of emergency. Hindi kagaya ngayon, magsayawan lang kayo sakali na may dalang placard, baka makulong ka na. Araw-araw lumalabas nun sa telebisyon si Corazon Aquino. Tatak sa alaala ang dilaw na damit. Pero naalala ko rin yung kanyang pagiging payak. Simple, totoo, mapagkumbaba, at hindi rin nasasangkot sa mga kaliwat kanang scandals. Siguro, hindi na natin kailangan ipaliwanag pa ang kahalagahan ni Cory sa kasaysayan ng Pilipinas. Marami nagsasabi na hindi lubos na nagtagumpay ang kanyang administrasyon. Sinabi nun ni Cory, she did her best. Kasaysayan lang ang tanging mga kahusga. Sa tingin ko, hindi pa nangyayari yung revolusyon na ipinangako ni Cory. Pero hanggang sa kanyang huling mga taon, ay hindi siya tumigil na maging kwersa ng kabutihan. Noong 2006, pagkatapos ng Hello Garcia scandal, kasama ang ilang mga obispo, hinarap ni Cory si GMA at sinabing, make the ultimate sacrifice. In short, mare, resign ka na. Ang hindi niya alam, babawian siya ni Gloria pagkatapos ng ilang taon. Pinalaya mula sa bilibid ang mga taong bumaril kay Ninoy. Ang galing talaga ng bagong BFF ni Obama, no? Ang daming tanong noon, what if nagtagumpay ang mga coup? What if si Ninoy ang naging presidente? What if pinili ni Cory na mag-extend ng term noong 1992? Puro what if. Pero may kasabihan nga, there are no ifs in history. Sana magsilbi itong eleksyon. Sa lahat ng magiging leader ng bansa, dapat alalahanin nila kung paano sila maalala ng tao. Itong mga ganito, hindi mo pwedeng pikiin. Sabi nun ni Cory sa kanyang pinakahuling sona noong 1991. As we came, so should we go. Yun ang sona. May dangal, may katotohanan, hindi yung nangaasar ng kalaban. Hindi gaya ng iba dyan.